Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana'y okay lang kayo. Sa araw na ito, pag-aaralan naman natin ang paggamit ng si at sina. Kailan nga ba natin ginagamit ang si at kailan natin ginagamit ang sina? Ginagamit natin ang si kapag ang pinag-uusapan ay isang pangalan ng tao. Halimbawa, si Abel, si Rosa, si Melvin, si Mona, si Aling Laling, si Lolo Kiko, si Tito Noel, si Kapitan, si Mang Albar. Kailan naman natin ginagamit ang sina? Ang sina ay ginagamit kapag ang pinag-uusapan ay dalawang ngalan ng tao o higit pa. Halimbawa, sina Lolo Berto at Lola Cora ay namimitas ng mangga. Sina Dora, Kikay, at Marta ay naglalaro. Kung mapapansin natin mga bata, ginamit natin ang sina. Bakit? Kailan natin ginagamit ang sina? Ginagamit lamang kapag ang pinag-uusapan ay dalawa o higit pang ngalan ng tao. Ngayon naman ay bilugan natin ang tamang sagot. Piliin ang si at sina. Ngayon mga bata, ay basahin ko muna sa inyo ang panuto at ang mga pangungusap. Bilugan ang tamang sagot. Piliin ang si o sina. Una, magandang bata, si, sina, Laila. Pangalawa, si, sina, Trisha, Lynn at Mara ay namimitas ng bulaklak. Pangatlo, umalis ng maaga, si, sina, Monica at Laika. Pang-apat, si, sina, Pepa ay binilhan ng payong na pula. Pang-lima, si, sina, Kapitan Berto ay masipag na pinuno ng barangay. Ngayon mga bata ay piliin na natin kung si o sina. Una, magandang bata, si, sina, Laila. Ilang tao ba ang tinutukoy? Si Laila. Ilan si Laila? Siya ay iisa. Sabi natin kanina, kapag tumutukoy sa isang tao lamang, ang gagamitin natin ay si. Kaya ang sagot natin ay magandang bata, si, Laila. Pangalawa, si, sina, Trisha, Lynn at Mara ay naminitas ng bulaklak. Ilang tao ang ating tinutukoy? Trisha, Lynn at Mara. Sila ay tatlo. Ano ang pwede nating gamitin? Si or sina? Ang gagamitin natin ay sina. Sina, Trisha, Lynn at Mara ay naminitas ng bulaklak. Pangatlo, umalis ng maaga, si, sina, Monica at Laika. Ilang tao ba ang tinutukoy? Monica at Laika. Sila ay dalawa. Kaya ang gagamitin natin ay sina. Basahin natin muli ang pangungusap. Umalis ng maaga, si, sina, Monica at Laika. Gamitin na natin ang sina. Umalis ng maaga, sina, Monica at Laika. Pang-apat, si, sina, Pepa ay binilhan ng payong na pula. Ilang tao ba ang tinutukoy? Pepa. Siya ay isa. Isang tao lamang ang tinutukoy. Kaya ang gagamitin natin ay si. Si, sina, Pepa ay binilhan ng payong na pula. Gamitin natin ang si. Si Pepa ay binilhan ng payong na pula. Panglima, si, sina Kapitan Berto ay masipag na pinuno ng barangay. Ilang tao ba ang tinutukoy? Kapitan Berto. Isang tao lamang ang tinutukoy. Kaya ang ating gagamitin ay si. Basahin ko muli ang pangungusap. Si,
Sina Kapitan Berto ay masipag na pinuno ng barangay. Gamitin na natin ang si. Si Kapitan Berto ay masipag na pinuno ng barangay. Ngayon mga bata ay basahin natin ang ating mga sinagot. Ginamit natin ang si kapag isang tao lamang ang ating pinag-uusapan. Ginamit naman natin ang sina kapag dalawa o higit pang ngalan ng tao ang pinag-uusapan. Basahin natin, una, si Laila. Pangalawa, sina Tricia, Lynn at Mara. Pangatlo, sina Monica at Laika. Pang-apat, si Peppa. Pang-lima, si Kapitan Berto. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!